sa puso lamang makikita ang tunay na yaman. Oh, pasok mo na to sa bangko. Boss, anak mo. Anak ng... Uy! Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko huwag kang bababa dito? Manonood lang naman po ako. Kahit na. Ayoko nakakasalimuha mo mga tao dito. Umakyat ka! Dito na lang ako pa. Boring dun eh. Wala na ang TV. Wala pa akong kausap. Ito, ito. Yan. Bumili ka ng gusto mo. Sandali lang pa. Wala naman po akong kasama eh. Buti sana kung sinagot niyo na lang po si Aling Banji noon. Sana may kapatid ako ngayon. Alam mo, tumigil ka nga. Eh, pa, sino po yung batang babae dun sa loob ng kotse nung pumunta po tayo sa bahay nila Tito Alvin? Si Cassie? Cassie po ba ang pangalan niya? Sino po siya? Ah, wala yon. Anak ng kaibigan ni Tito Alvin mo. Taray naman ni Tito Alvin. Paano po siya nagkaroon ng Richie Rich Friends? Eh, nakita ko yung uniform nung Cassie. Maxwell, pang mayaman lang yun pa eh. Doon nagtatrabaho ang Tito Alvin mo, janitor. Pa, gusto ko din doon. Doon kaya ako mag-aral. Nahihibang ka na ba? Ikaw na may sabi, pang mayaman lang yun. Hindi natin kaya yun. Sir, ito na po lahat ng initial findings namin tungkol sa kanila. Maliban sa pagtakas nila sa Boys Town, malinis po sila, Mr. Mantragon. Malinis? Paano naging malinis eh? Ilang taong na kung ito si Alvin? Ganon din ho ang kuya niya. Pero parehos po sila nakatapos ng sintensya. Malinis ho ang record nila sa kulungan. Walang away, walang gulo. Kaya wala na kong habulin ang bata sa kanila. Imposibleng wala silang tinatago. Pamilya, wala ba itong pamilya? Base ho sa nakuha ko. Walang asawa, walang anak, ang magkapatid ang mangubat. Pati si Alvin? Sa pag-iimbestiga ko po, mag-isa lang sa buhay si Alvin. Walang anak. Salamat, anak. Alam ko, hindi mo ako matitiis eh. Ha? Tay, hindi dahil sinusundo ko kayo ngayon, pinapatawad ko na kayo. Kayo man o hindi ang nagtago ng ebidensya. Hindi dapat pinagtakpan yung nangyari. Hayaan mo, anak. Babawi ako sa'yo. Ha? At ay, hindi naman ho ako nadehado eh. Si Romina, sa kanya kayo bumawi? Oo na. Sige na. Alang-alang sa'yo. Paano? Tutulong ako sa paglutas ng kaso. Nagawin niyo yan? Anak, dating pulis ang tatay mo. Ha? Gagawin ko ang lahat para matapos ang lahat ng ito. Biruin mo nga naman. Siniswerte talaga yung matandang yun. Sana nga mahanap na ng mga pulis yung may-ari ng kotse para matapos na to. Hayaan yun na. Ang mahalaga sa akin ngayon, tuloy-tuloy na yung pag-iimbestiga sa kaso ko. Lumabas na yung CCTV at malaking may tutulong, no? Hello? Ano? Chief, hindi pwede yun. Baka pwede nyo naman i-check ulit. Romina, saan ka pupunta? Sa presinto. Bonita, hindi ako papayag na matatapos to dito. Eh, ate, ano bang sabi nila? Eh, hindi daw nang match yung plate number sa sasakyan na nakarehisto. Peke daw yung plate number. Romina. Bonita, hindi dito matatapos ang lahat. Hindi ako papayag. Pating ka, Alvin. Hawak mo ng loob ni Cassie. Binitawan mo pa. Anong ginawa mo? Ikaw nga alam eh. Bigla na lang ako nilayuan eh. Gunggong ka. Isipin mong mabuti kung anong ginawa mo. Basta naalala ko, nagtatanong siya kung bakit wala akong litrato sa bahay ng anak ko. Eh, bakit nga wala? Ano naman lalagay ko doon? Wala nga naman litrato ni Cassie. Dinalaman niya anak ko siya. Anak niyo po si Cassie? Ana, kanina ka pa ba dyan? Tito, seryoso? Ana, walang pwedeng makaalam nito, ha?
Kakaloka! Paano nangyari yun? Pinampun niyo ba siya kaya siya napunta sa mayaman? Hindi. Nanay niya yung mayaman. So, pinsan ko po siya. Ang taray! May pinsan akong taga Maxwell! Roxanne, hindi ito pwede malaman ng iba, ha? Bakit po? Bakit hindi niyo nalang sabihin ng totoo? Mahirap na, anak. Magkakagulo. Kawawa naman yung bata. Saka, alam mo naman, Tito Alvin mo eh. Mahirap lang. Hindi niya kaya makipagkompetensya dun sa mga yun. Eh, paano po yun? Sabi niyo, nilalayaan na kayo. Eh, yun na nga eh. Baka magpaprint na lang ako ng mga litrato para lang may mapakita akong litrato sa kanya na anak ko. Alvin, ba't yun nalang picture ni Roxanne ang pakita natin? Ha? Picture ko? Oo! Ipapakita lang naman ng Tito Alvin kay Cassie para tumigil yung pagdududa sa kanya. Eh, yun eh. Kung okay lang sa'yo. Sa tingin namin, baka fake yung plaka na ginamit na may-ari. Or hindi na irehistro. May mga iba pang posibilidad kami tinitignan. Posibilidad? Chief, kailangan po ng pangahawakan. Inspeksyonin niyo itong mga sasakyan, yung plate number. Baka naman nagkamali kayo. Eto, tingnan niyo to. Hindi kaya, imbis letter F, letter E talaga to? Cassie! Wala mo ba sundo mo? Ito pala, may papakita pala ako sa'yo. Cassie. Dad. Sir Robert, may papakita lang ako kay Cassie. Anong papakita mo? Ay, picture po ng anak ko. Kasi tinatanong niya ng nakaraan. Picture ng anak mo? Tigilan mo niyan, Alvin. Pinasurveillance kita, wala kang anak. Totoo po ba yun, Mang Vin? Eh, sino po yung kinakwento niyo sa akin? Meron. Meron, Cassie. Ito, oh. Ito, picture na ako. Tago mo niya. Hindi ko alam kung anong intention mo sa akin. Pero mas makakabuti sa'yo kung layuan na ano. Teka, sir. Sandali lang, sir. Papa! Nak! Wala naman, anak. May konting hindi ng pagkakaunawaan. Anak ka ni Mang Vin? Oo, anak niya ako. Ako si Roxanne. Robert, tinitrace na ng mga pulis yung bagong plate number at tinitingnan nila kung may magmamatch. Problema ba? Iniisip ko lang kasi, parang may hindi tama doon sa magkapatid na yun. Kahit na iniligtas ako ni Alvin, malakas pa rin ang kutob ko sa kanya. Lalong-lalo sa kapatid. Robert, wala pa tayong napapatunayan. Bakit? Bigla na lang sumulpot yung anak ni Alvin. Tapos ngayon ang Japan kapatid. Diba, it's so convenient. Alam mo, masabuti. Masabuti siguro kung sabi ko ng Principal Maxwell at ibibigay ko sa kanya ang criminal records ni Alvin. Protection na rin yun para kay Cassie at kay Marga. Okay, kung sa tingin mo yun ang makakabuti para sa atin. Robert, may sugat sa binti si Alvin. Sa tingin mo ba may connection si Ali Mirna at si Alvin? Sila bang nagbe-blackmail sa atin? Yan ang inaalam ko. Christoph. Cassie. Bakit ka napatawag? Hindi ako makatulog eh. Ikaw?
Same. May problema ba? Naguguluhan lang kasi ako kay Daddy eh. Tungkol dun sa paghihinala niya kay Mang Vin. Naging friend ko rin naman si Mang Vin and nakilala ko siya as a good person. Tinurungan niya nga kami nung nakitap kami ni Marky. Pero, di naman magdududa si Tito kung wala siyang nakikita, di ba? I know he's a reasonable man. And lahat ng mga decisions na ginagawa niya is for your own good. Cassie? Oo, tama ka. Ayoko lang isipin ni Mang Vin hinuhusgan ko siya. Well, kung totoong kaibigan mo nga siya... I'm sure he'll understand. Tsaka, temporary lang naman, di ba? Until he clears his name? Tama ka. Thank you ulit, ha. I'm glad na may friend ako nakakausap. Anytime. I'm always here for you. Okay, see you sa school. Good night. See you. Good night. Gawin natin. Kailangan mo ng lusot. Papanindigan ba ni Roxanto? Alvin, magaling yung anak ko. Alam niya kung ano kailangan niyang gawin para sa pamilya niya. Eh kung inayos mo yung relasyon mo kay Cassie, hindi sana hindi siya kasalis dito sa gulong to. Kinabukasan ang anak ko na kasalalay dito. Alam niya kung ano nasa plato. Eh ikaw, alam mo ba? Kaya huwag kang aanga-anga. Naintindihan mo? Mina, hindi ko alam kung para saan pa tayo nagkita. Si Alvin at Hector. Sino sila? Hindi niyo sila kilala. Nung gabi na kinuha niyo yung pera kapalit ng CD, may isang lalaki na kabarila ng mga pulis. May tama ng baril yung lalaki. Teka lang. Wala akong alam tungkol doon. Tsaka wala akong ibang kasabwat. Bakit naman ako maniniwala ngayon? Mina, eh, wala naman akong rason para pagtakpan yung mga yun. Kahit magpa-imbestiga ka pa, hindi ko talaga sila kilala. Tsaka, inamin ko naman na yung kasalanan ko eh. Oo, may kasalanan ako. Naging ganid ako. Pero ginawa ko lang yung mag-isa. Tsaka, hindi ko kilala yung Alvin o Hector na yun. Alam ko, wala kang rason para paniwalaan ako. Pero, totoo yung sinasabi ko. Hindi ko kilala yung mga lalaki na yun. Tsaka, wala akong kinalaman sa panggagahasa sa'yo. Kung totoo ang sinasabi, bakit may isa pang lalaki? Anong pakay niya? Anong kinalaman niya sa lahat ng to? Kasi. Mang Vin. Kaupo mo lang ah. Teka lang. May kukunin pa po kasi ako eh. Pwede ba tayo mag-usap? Kaya tungkol doon sa nangyari sa amin ni Papa mo. Ayoko lang masana masira yung pagiging magkaibigan natin. Tsaka patunayan ko naman sa'yo, hindi ako nagsisinungaling, di ba? Pasensya na po kayo, Mang Vin ah. Pero para po wala ng gulo, susunod ko na lang po yung sinabi sa akin ni Daddy. Huwag na po muna tayo mag-usap. Ganun ba? Pasensya na po kayo. Pero ngayon naman po nakasama niya na si Roxanne. Mas mabuti po na maglaan na lang kayo ng oras kasama siya. Sino ka naman ang patunayan ko sa'yo? Hindi ako masamang tao. Kailan
ko na po umalis. Mang Vin? Ayos lang po ba kayo? Okay lang ako. Christoph! Tito! Oh, wala ka bang klase? Break time na po. Oh. That's nice. Birthday po kasi nung teacher namin. It's a gift from the class. Oh, that's nice. That's a very good gesture. Binibigyan ng importansya yung teacher niya. It's nice. I'm sure magugustuhan niya. Mr. Mondragon, sa office na lang tayo mag-usap tungkol sa concern niyo. Ah, okay. Sige, sulado ko. Sige, Christoph, go ahead, ha? Sige po. Sige. Yeah, go ahead. It's really a good gesture. Okay. Tatanggalin lang ako sa trabaho. Wala naman akong ginagawang masama. Puro inosenteng bata nag-aaral dito. Mas mabuting hindi ka dito nagtatrabaho. Dahil sa criminal records mo, hindi ako komportable na nandito ka. Ganun na lang ba yun? Dahil sa nakaraan ko, hindi na ako pwede magbago? Alvin, ganito. Kung trabaho lang ang problema mo, tuturuan kita. I will personally endorse you. At nangako sa akin ng Maxwell na hindi ka naman nila tatanggalin kung hindi ilipat ka lang nila ng ibang negosyo. Hindi naman ako daanin sa ganyan. Nandito ang anak ko at apo ko. Ayokong may mangyari sa kanila. Especially ikaw. Drugs ang reason kung bakit ka nakulong. Dapat matagal ko nang ginawa ito eh. Hindi ka dapat dito. Ang sabihin nyo, natatakot kayo dahil nagkakaroon ng sariling utak yung anak nyo. Hindi niyo siya namamanipula. May iba na siyang pinagkakatiwalaan bukod sa'yo. Ayan. Yan ang totoong kulay mo. Tapos ang usapan. Eh, totoo naman, di ba? Sinungaling ka eh. Sarili niyong alak, diluloko niyo na sa habang panahon. Halika na, Alvin. Hindi natin pera pa mga sarili natin dito. Ang taong nagtatanong-tanong tungkol sa akin. Gusto kong makaharap yan, lokong yan. Intindihan mo? Sige, boss. Ako na bahala. Sige. Anong nangyayari pa? May kaaway kayo? Wala na. Usapang matanda yan. Basta pa. Sabihin mo lang sa akin kung may maitutulong ako, ha? Na. Marami ka na naitulong sa akin. Big girl na talaga ang baby girl ko, ah. Papa naman, eh. Baby girl ka dyan. Call me Roxanne magmula ngayon. Hindi. Baby girl pa rin kita. Knowing na hindi lang kayo nakaka-experience ng marital problems will help you feel less alone. Opportunity din to para matuto kayo sa iba pang mga couples. Marami na kami pinagdaan ng mag-asawa. Madalas na ng hindi pagkakasunduan namin, lalong-lalo na sa pagpapalaki ng aming anak. I guess it's a difference in our environment when we were younger. Pero hindi pa yun din ang difference na naging daylang. Para magkalapit kayo to begin with, the key to successful marriage is communication. Cliché na to, but it rings true. You have to be open to each other. Ilang paraan para mas lalo niyo maintindihan ng isa't isa. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo dahil magkasama natin ginawa ito.
this is a big step for us para maayos natin yung pamilya natin. Same here. So thank you. From now on, wala na dapat tayong tatago sa isa't isa, ha? No more secrets. We need to trust each other para mabuo ulit yung foundation ng pamilya natin. I agree. Gusto mo bang sumabay sa akin papasok? No. Out of the way ang Camila. Tsaka alam ko marami ka pang kailangan gawin sa trabaho. Okay. I'll go ahead. Marami pa ako tatapusin. I'll see you later. Love you. I love you too. What now? Alam mo ba ginawa ng tatay mo sa akin, Daniela? Pinalis ako sa Maxwell! So, ako ba mag-aayos ng severance pay mo? HR ba ako ng Maxwell? Doon mo dalhin lahat ng mga hinaing mo sa buhay. Lintik ka, Daniela! Wala akong alam sa mga pinagagawa ng daddy ko. What do you want me to do? Tulungan mo! Okay, fine. I'll see what I can do. Pero for now, magpalamig ka muna. Yung Robert na yun, pinatanggal ako sa Maxwell. Halos kalad ka rin ako ng mga gwardiya palabas. Ano? Bakit? Eh, sabi daw, naayaw niya na nakakasalamuha ako ng mga bata. Eh, mukhang hindi tumigil sa hinala niya sa atin eh. Dito rin nga eh. May nagtatanong-tanong tungkol sa akin. Siguro, bata rin ni Robert yun. Tik na yun. Gusto niya ng laban ah. Sige. Bibigyan ko siya ng magandang laban. Mabuti pa, huwag mo na lang kausapin yan si Aling Mirna kung wala naman talaga siyang alam. Hinahanapan ko kasi ng connection yung mga kidnappers. Hindi talaga sila nagtutugma ng kasabwat ng pulis at ni Aling Mirna. Bunita, ang lakas talaga ng kutob ko na may alam sila tungkol sa nangyari sa akin dati. Romina? Can I have a few seconds with you outside before we start the meeting? Sure. Let's go. Bunita, Bunita, pakipuntahan na rin yung mga ibang kasama sa meeting so that pagbalik namin, we can start right away, okay? Okay. Thank you. Ah, where are you going? Tatawagin ko lang po yung ibang kasama sa meeting. Si Romina. Kausap lang po si Miss Galvez. Pwede po kayo magstay na para pagbalik po nila diretso meeting na po. Okay. Dito si Ma'am Romina. Secretary niya to. Tungkol saan ba itong tawag na to? May update lang po ko. Sana sabihin sa kanya tungkol sa kaso niya. Okay, pwede niyo na pong sabihin sa akin. Tapos ako na pong magsasabi kay Ma'am Romina mamaya. Sige, Ma'am. Nahanap na po namin yung kotse na tinatrace namin sa CCTV. At hinahanda na po namin ang pagpunta sa may-ari to confirm. Okay, salamat po for the update. Bakit? Tinawagan si Romina ng mga pulis. May update na raw tungkol dun sa kotse nakita sa CCTV camera. Buti na lang ako nakasagot. May alam ka ba dun? Oo, alam ko yun. Anong bala ko ngayon? Ako na bala. Ay! Saan ka pupunta? Nahanap ko ng mga pulis yung ginamit kong kotse dati. Ay, di tawagan mo. Alawa, Kuya. Tagal na nun. Wala na akong number niya. Eh, hindi ka, Alvin. Ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na! Puntaan mo na! Bilisan mo!